Wisit na yan. Ayaw niya talagang umalis. Teka nga. Inis na wika ni Rosanna at saka dumumpot ng mga maliliit na bato at saka pinagbabato ang bubong ng lumang bahay. Teka lang, honey. Baka naman mapahama ka dahil dyan sa ginagawa mo. Hayaan mo na lang yan. Hayaan? Dapat ang katulad ng bahay na yan, dinidemolish. Ang pangit-pangit kaya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lecheng buhay to. Napakahirap na nga natin ganito pang nangyari. Wala nang tatay mo. Paano na tayo? Daing ang ina ng batang si Rosanna. Tahimik lamang si Rosanna dahil wala din itong kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Lumaki si Rosanna na hirap sa buhay. Kung tutuusin na isang kahig isang tuka ang naging buhay nila ng kanyang ina, simula nang mawala ang kanyang ama. Kung kaya't lumaki ito na sabik sa mga bagay-bagay na hindi niya nakukuha. Nang magdalaga si Rosanna ay pumasok ito sa eskwela at naging tampulan ng tukso dahil sa kanyang estado sa buhay. Ayan na ang baho-baho pumapasok kasi na walang ligo. Panunudyo ng kamag-aral ni Rosanna sa kanya. Baka naman naligo yan, hindi lang nagsabon. O kaya hindi nagpalit ng uniforme. Amoy putok eh. Saad pa ng isa. Natahimik naman si Rosanna dahil sa mga sinabi ng kanyang mga kapwa-estudyante. Naiyak na lamang ito sa tuwing pag-iinitan ng kanyang mga kamag-aral. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na sa high school si Rosanna. Ngunit kasabay noon ay ang pagpanaw ng kanyang ina. Nang mawala ang ina ni Rosanna ay naging mahirap na sa kanyang lahat. Pakiramdam nito ay ipinagkait na sa kanyang lahat. Nang tumungtong sa tamang edad, doon na naisipan ni Rosanna na makipagsapalaran sa buhay. Oh Rosanna, gusto mo bang sumama sa akin sa Canada? Wala kang gagastusin dahil sagot lahat ng agency. Wika ng kaibigan ni Rosanna. Hindi naman kaagad naniwala ang dalaga. Di nga, sagot lahat. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Wika ni Rosanna sa kaibigan na mahahalatang hindi naniniwala. Ay malamang dahil wala na talagang libre sa ngayon. Sasagutin nila lahat. Pero pagdating mo dun sa ibang bansa para magtrabaho o pagdating mo sa bahay na magiging amo mo, ay babayaran mo yon unti-unti. Kumbaga kapag nandun ka na, saka na ikakaltas lahat ng ginastos nila. Pero paunti-unti nga. Basta ganun, ang hirap ipaliwanag eh. Wika ng kaibigan ni Rosanna. Napatango naman si Rosanna at dahil may ambisyon sa buhay ang dalaga, ay nakipagsapalaran ito at hindi na nagdalawang isip pa. Pumayag ito sa alok ng kanyang kaibigan at kalaunan ay sabay na nagtungo sa Oman ang dalawa para magtrabaho bilang OFW. Uy, Day, kamusta ang work mo? Tanong ni Rosanna sa kanyang kaibigan. Mag-iisang taon na si Rosanna sa Oman at sa kanyang amo. Lahat ng gusto niya na hindi nakukuha noon ay nabibili niya na sa ngayon. Tuwing araw ng Linggo ay nakakalabas si Rosanna kasama ang kanyang mga kaibigan at nakakapamasyal. Hindi naman naging masama ang pagtungo ni Rosanna sa ibang bansa. Sa halip ay naging maayos pa ang kanyang buhay. Ay, Day, sobrang sungit ng amo ko. Diyos ko, konting kibot ang init ng ulo. Sagot ng kaibigan. Kung si Rosanna ay pinalad sa kanyang amo, ang kaibigan naman nito ay hindi. Nakailang palit ka na ng amo, di ba? Malapit na matapos ang kontrata ko at magre-renew na ako. Wala ka pa din nagiging permanenteng amo. Wika ni Rosanna sa kaibigan. Napabuntong hininga na lamang ang kaibigan nito. At least kahit ganun ang amo ko, aba galante yun. Wika ng babae. Sabagay. O siya, tara na. Mamamasyal na tayo at kumain ng masarap. Diyos ko, hindi talaga ako nagsasawang kumain ng kumain sa iba't ibang kainan dito sa Oman. Sa bahay kasi ni na madam, wala silang kanin. Minsan nagsasaing ako pero para sa sarili ko lang. Hindi pa din ako sanay na walang kanin. Wika naman ni Rosanna sa kaibigan. Sige, tara na. Wika ng kaibigan nito. Malaking ambisyon ni Rosanna sa buhay. Ang tumira sa magarang bahay na parabang reyna siya at may magarang sasakyan.
Mataas ang pangarap ni Rosanna sa buhay at talaga namang nais iyon tuparin lahat ni Rosanna. Ngunit dahil magastos at maluho sa sarili sa Rosanna, ay halos napupunta ang sahod nito sa pagkain at mga material na bagay. Nang makalipas ang 5 taon ay tila ba nagsawa na sa buhay pangangatulong si Rosanna at nagbabalak na itong umuwi sa Pinas. At sa panahon yon, doon niya na nakilala ang half-Canadian at half-Filipinong businessman na si Reyes. Uy, bes, may ipapakilala ako sa'yo. Wika ng kaibigan ni Rosanna. Baka naman Arabo na naman yan. Diyos ko, tigil-tigilan mo na nga ako dyan. Wika ni Rosanna sa kanyang kaibigan. Uy, hindi yon Arabo, bes. Actually, half-Pinoy siya. Kaibigan yun ang naniligaw sa akin. Inimbitahan ko na din sila para makilala mo. Wika nito at ilang sandali ay dumating ang 2 binata na gwapo at matatangkad. Lumapit ang mga ito sa gawin nila Rosanna at unang kita pa lang ni Rosanna sa binata ay natipuhan niya na ito. Hello dear! Nakangiting bati ng mga ito kila Rosanna. Hello! Iyon lamang ang lumabas sa bibig ng dalaga. Para bang nawala ang dila ni Rosanna dahil sa kakisigan ng binata. Ay, speechless! By the way, Rias, this is my friend, Rosanna. Siya yung kinukwento ko sa'yo na irereto ko. Nakangiting wika ni Vivian, ang kaibigan ni Rosanna. Marunong siya umitin din ng Tagalog? Kunot noong tanong ni Rosanna at tila ba hindi makapaniwala. I'm half Filipino. My mom used to speak Tagalog to us, kaya nakakaintindi at nakakapagsalita ako ng Tagalog. I love Filipinos too. They're unique. Nakangiting wika ng binata. At tumabi ito kay Rosanna. Wow, mabuti pala kung ganun. Wika ni Rosanna at hindi maaalis sa labi nito ang ngiti. Si Reyes ay half Canadian at half Filipino. Matangkad, gwapo, mestizo at businessman si Reyes na siyang tipo ni Rosanna sa isang lalaki. So, ayun na nga, Lay. Kaya ko kayo pinapunta dito dahil sinasagot na kita. Nakangiting wika ni Vivian at tuwang-tuwa naman ang binata. Napailing na lamang si Rosanna dahil ang sweet ng dalawa. Kalaunan ay umalis ang dalawa at naiwan na lamang sina Rosanna at Reyes na kapwa tahimik at walang kibo. Hanggang si Reyes na ang bumasag sa katahimikan. Nabanggit sa akin ni Vivian na uuwi ka na daw ng Pinas? Tanong ng binatang si Reyes. Napataas naman ang kilay si Rosanna at napangiti na lamang. Pati pala yun, nabanggit sa'yo ni Vivian? Oo eh. Bala ko nang bumalik. Tagal ko na din kasi dito, alam mo yun? Gusto ko naman mag-explore at sumubok ng iba. Ang hirap kasi kung wala kang plano para sa hinaharap. Alam mo yun? Ako kasi mataas ang pangarap ko sa buhay. Kumbaga sa madaling salita, ambisyosa ako. Gets mo? Wika ni Rosanna at naging totoo ito sa binata. Ipinakita ni Rosanna ang totoo niyang ugali kay Reyes. At wala namang pakialam si Rosanna kung hindi magustuhan ng binata ang ugaling meron siya. Nakakatuwa ka, no? Totoo ka lang sa sarili mo. Hindi nakatakataka kung bakit kayo magkaibigan ni Vivian. Pareho kayo ng pag-uugali. Anyway, may gusto ka bang puntahan? Wika ni Reyes at tinanong si Rosanna kung may gusto ba itong tunguhin. Halika, sumama ka sa akin. Wika ni Rosanna at matamis na ngumiti. Dinala ni Rosanna si Reyes sa parke at doon ay nagpakain sila ng mga kalapate. Mahilig ka din pala sa mga ganito? Wikang tanong ni Reyes. Hindi naman sa mahilig. Ginagawa ko lang to kapag bored ako. Kumbaga pampalipas oras ko lang, ganun. Nakaka-relax kasi na manood sa kanila. Alam mo yun, parang ang sarap maging kalapate kasi malaya ka sa lahat ng oras. Minsan iniisip ko, ano kayong pakiramdam ng nasa itaas ka? Yung tinitingala ka ng lahat at hindi ka inaapakan? Nakangiting wika ni Rosanna na mahahalata na may pinaghuhugutan sa buhay. Ramdam ni Reyes ang nais iparating ng dalaga. Mahirap pang maging katulong? Tanong ni Reyes sa dalaga. Depende. Pero alam mo kung ano ang mahirap? Sagot ni Rosanna at nagtanong din sa binata. Napakunot naman ang noon ni Reyes. Ano? Kunot noong tanong ng binata. Ang maging mahirap, yung tipong hirap ka na sa buhay tapos kukunin pa sa'yo lahat ng meron ka.
Tapos hirap ka na nga, mas lalo ka pang pahihirapan ng mapanghusgang mundo. Aapakan ng pagkatao mo at gagamitin ang kahinaan mo. Makahulugan na wika ni Rosana sa binatang si Reyes. Napabuntong hininga naman si Reyes sa sinambit ng dalaga. Parang ang lalim ng pinaghuhugutan mo ah. Naiiling na wika ni Reyes. Tumawa naman si Rosana at saka nagturan. Panghuhugutan lang ba? Malalim. Super lalim. At kapag nalaman mo, iba ka malula at malunod ka. Nakangiting wika ni Rosana. Natawa naman si Reyes sa sinambit ni Rosana. Para bang may sariling mundo ang dalawa at hindi na nila namalayan ang oras. I need to go now. May pasok pa ako sa office tonight. Kaya I need to rest. Again, nice to meet you, Rosana. Nakangiting wika ni Reyes at tumango lamang si Rosana bilang tugon sa sinambit ng binata. Para bang kay ganda ng araw na yon at umuwi na sa bahay ng amo ni Rosana na tila ba in love sa sobrang saya at hindi maitago nito ang ngiti sa kanyang labi. How's your day, dear? Bungad na tanong ng amo ni Rosana. Babae ito at may katandaan na. Sa tuwing kasama ito ni Rosana, ipakiramdam niya ay muli niyang nakakasama ang yumaong ina. Ngumiti ng matamis si Rosana at inalalayan papasok ang amo. It was wonderful. I met a guy and we were in the same age. And you know, madam, I felt like I'm a teenager again. I feel like I am in love at the first sight and it makes my heart flutter. Magilaw na pagkukwento ni Rosana sa kanyang amo. Well, that's what we call love. Love is magical and it's unexpected. You're not aware when it comes. By the way, can you cook my favorite carbonara for our dinner? Wika ng amo ni Rosana at napangiti na lamang. Ngayon pa lang na iniisip niya na iiwan ang amo ay tila ba nalulungkot na siya. Ngunit may hangarin sa buhay si Rosana. Kung kaya't inalis niya ang isipin na iyon sa kanyang isipan. Nagpatuloy ang pagkikita ni Reyes at Rosana. Makalipas ang 6 na buwan na pakikipag-date ni Rosana at Reyes, kalaunan ay nagkatuluyan ang dalawa. Ngunit ang araw na din na iyon ang mismong pag-alis ni Rosana sa Oman at uuwi na ito sa Pilipinas. Aalis ka na? Tila ba malungkot na tanong ni Reyes kay Rosana? Oo eh, tapos ng kontrata ko sa amo ko. At isa pa, ito naman talaga ang gusto at plano ko simula umpisa pa lang. Kaya hindi na ako nag-renew. Wala talagang choice, saka malapit nang mapasa ang pasaporte ko kaya aasikasuhin ko pa to. Wika ni Rosana kay Reyes. Gusto man kitang pigilan pero ayokong hadlangan ng mga nais mo sa buhay. Pero we'll keep in touch naman, di ba? Ayos lang kahit long distance relationship tayo. Aayusin ko lang papeles ko at susundan kita sa Pinas. Wika ni Reyes kay Rosana at nagyakapan ang dalawa. Dumiretso na sa airport si Rosana at bagamat para bang naiwan ang puso ni Rosana kay Reyes, ay masaya pa din na umalis ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sa Pilipinas si Rosana. It's been so many years. Madami na kaya nagbago? Kunot noong tanong ni Rosana at napangiti na lamang. Kaagad na sumakay ng taxi si Rosana at pansamantalang nanuluyan sa apartment ng magulang ng kaibigan niyang si Vivian. Ang laki na ng pinagbago mo, Rosana. Grabe, parang kailan lang eh, patpatin ka at para bang hindi naliligo. No offense ha, ang laki na ng pinagbago mo. Wika ng kapitbahay ni Rosana. Well, dati lang yon. Madami kasing dugyutin ang nasa paligid ko that time. Kaya siguro nakibagay lang ako. Panunupalpal ni Rosana sa kapitbahay niya. Natahimik naman ang babae at hindi makapaniwala sa sinambit ni Rosana. Inis na pumasok sa kanyang bahay si Rosana at doon ay naupo ng prente. Nakapag-abroad lang, yumabang na. Bulong ng babae at napailing na lamang sa inasta ni Rosana. Hoy kayo, umalis kayo dyan sa tapat ng bahay ko. Nakaka-imbyerna kayo. Galit na wika ni Rosana. Hambog! Pahabol na tura ng mga ito kay Rosana at inis na umalis. Hindi naman iyon pinansin ni Rosana dahil pakiramdam niya ay hindi niya kalivel ang mga taong yon. Habang nanatili sa Pinas ay patuloy na sa kanilang relasyon si Reyes at Rosana.
kahit na long distance relationship ang dalawa. Samantala, makalipas ang ilang buwan ay nagsabi si Vivian sa kanyang ina na uuwi na sa Pinas kasama ang nobyo nito upang magpakasal. Tila naingkit naman si Rosana sa kanyang kaibigan, ngunit wala naman siyang magagawa doon kundi hintayin na umuwi at tuparin ng kanyang nobyong si Reyes ang pangako nito sa kanya. Hindi naman umaasa si Rosana na tutuparin ng binata ang pangako nito. Ngunit naniniwala si Rosana na darating ang araw na siya naman ang ikakasal. Dumating nga ang araw ng pagdating ni Vivian at ng kanyang nobyo. Sumama sa airport si Rosana upang salubungin ang kaibigan at hindi niya alam ay may naghihintay pala sa kanyang sorpresa. Ano pong sabi ni Vivian, parating na po ba daw sila? Kunot noong tanong ni Rosana sa ina ng kanyang kaibigan. Ah, oo! Ayun sila, oh! Wika ng ina ni Vivian at napakunot naman ng noo si Rosana. Teka, si Reyes ba yun? Kunot noong tanong ni Rosana at titig na titig kila Vivian na palapit sa kanilang gawi. OMG, anak! Masayang wika ng ina ni Vivian at nagyakapan ng mag-ina. Vivian, nananaginip ba ako? Kasama niyo talaga si Reyes? Kunot noong tanong ni Rosana at titig na titig sa kanyang nobyo na nakatindig sa kanyang harapan. Day, miss na miss ka na niyan. At dahil siyang best man itong mapapangasawa ko, eh sumama na siya sa amin. Wika ni Vivian at sinundot pa sa tagiliran ng kanyang kaibigan na si Rosana. It's been a month, honey. At may isa pa akong good news sa'yo. Nakangiting wika ni Reyes kay Rosana. Ano yon? Tila ba excited na wika ni Rosana? Dito na ako maninirahan sa Pinas. My dad has a business here at ako ang mamamahala nun. Is that good? Masayang pagbabalita ni Reyes kay Rosana. Totoo ba? OMG, honey! Finally, magkasama na tayo! Masayang wika ni Rosana at nagyakapan ng dalawa. Matapos ang momentos ng mga ito ay umuwi na sila at pansamantalang nanirahan si Reyes sa upahan na tinutuluyan ni Rosana. Dahil handa at planado na ang kasal ng kaibigan ni Rosana na si Vivian ay idinaos iyon makaraan lamang ng ilang araw. Sobrang sayang nararamdaman ni Rosana para sa kaibigan at iniisip nito kung kailan kaya siya aayain ni Reyes na magpakasal. OMG, Day! Kasal na talaga kami! Finally, misis na ako! Masayang wika ni Vivian kay Rosana. Oo nga, Day! Nakakaingit ka! Eh ako kaya? Kailan kaya ako aayain ni Reyes ng kasal? Tila ba nakasalumbabang tanong ni Rosana? Ay, Day, may narinig ako sa usapan ni Mr. at ng jowa mo. Wika ni Vivian at nakuha nitong atensyon ni Rosana. Ano naman yun? Siguraduhin mong tama yung sasabihin mo, ha? Wika ni Rosana at seryosong nakatingin sa kanyang kaibigan. Balak daw ni Reyes na bumili ng bahay niyo. Huwag mong pangunahan, ha? Kasi hindi ko naman sure yun. Wika ni Vivian at natahimik naman si Rosana. Matapos ang kasal ni Vivian ay umuwi ng magkasintahan sa maliit na apartment ni Rosana. Honey, I wanna tell you something. Seryosong wika ni Reyes kay Rosana. Ano yun, honey? Ang seryoso mo naman ata. Wika ni Rosana kay Reyes. Gusto ko sanang bumili ng bahay. Mahirap kasi dito, hindi ako sanay sa ganitong bahay. Alam mo yun? Nasanay kasi ako sa marangyang buhay pero hindi ko naman sinasabi na ayoko sa ganito. Gusto ko lang na maging maayos ang titirahan natin. At may nahanap ako na lugar. Isa siyang subdivision. May lote at bahay na may ilan lamang nababaguhin. Ayon sa gusto mo. At gusto ko ikaw ang mamili ng disenyo ng bahay natin. Masayang wika ni Reyes kay Rosana. Naiyak naman si Rosana dahil ang pangarap niya ay tila ba natupad na ng dahil kay Reyes. Are you sure of that? Tanong ni Rosana kay Reyes. Of course, Rosana. Ikaw na ang babaeng gusto ko makasama hanggang sa pagtanda. At ikaw din ang gusto kong maging asawa ko at maging ina ng aking mga magiging anak. Wika ni Reyes kay Rosana at inilabas ang maliit na kahon at saka lumuhod ang binata. OMG! Nagpo-propose ka ba? Hindi makapaniwala ang tanong ni Rosana.
Gumiti naman si Reyes at saka tumangos sa dalaga. Oo, honey. Will you be my wife? My life? My everything? Masayang tanong ni Reyes kay Rosanna. Labis ang sayang nararamdaman ni Rosanna sa mga oras na yon. At hindi na pinatagal pa ang kanyang sagot sa binata. Yes, honey. Oo, payag ako. Magiliw na wika ni Rosanna. At tumayo naman si Reyes para ilagay sa daliri ni Rosanna ang singsing. From this day, I will make you happy. Even when it's hard, I love you. Malambing na wika ni Reyes kay Rosanna at siniil ng halikang dalaga. Lahat ng pangarap ni Rosanna sa buhay ay tila ba si Reyes ang naging kasagutan. Hindi naman niya iyon hiniling sa binata, ngunit kusa itong ibinigay sa kanya. Habang inaayos ang tahanan na lilipatan nila Rosanna na nakaayon sa disenyong nais ng dalaga, ay nag-asikaso din ang dalawa para sa kanilang kasal na magaganap. Uy, Day! Saan niyo naman balak magpakasal? Sa simbahan ba? Usisa ni Vivian kay Rosanna. Alam mo, minsan may magandang dulot din yung pagiging matabil mo, no? Ayoko sa simbahan, masyado ng common. At saka tradisyonal, siguro beach wedding na lang. Wika ni Rosanna. At dahil iyon ang gusto ng dalaga, ay ito ang nasunod. Ngunit sa araw ng kasal ay nagkaroon sila ng problema. Bigla na lamang bumagyo, kung kaya't pinaurong sa ibang araw ang kasal. Dahil sa nangyari, wala nang naging choice pa si Rosanna kung hindi isagawa ang kanilang kasal sa simbahan dahil hindi na naging maganda pa ang lugar dahil sa bagyo at natatagalan pa ang pag-aayos nun. Matapos nga ng kasal ay siyang tapos din ng tahanan nila Rosanna at sobrang saya ang kanyang nararamdaman. Ang imahinasyon at ambisyon lang noon ni Rosanna ay natupad dahil kay Reyes. Nang magawa ng tahanan nila Rosanna ay sobrang saya ang nararamdaman niya at naging mapagmataas na si Rosanna sa kanyang kapwa. Minsan ay nagtungo si Rosanna sa mall upang mamili ng grocery nang bigla na lamang may lumapit kay Rosanna. Ate, pangkain lang po. Wika ng bata kay Rosanna. Lintek! Ako bang nanay niyo at sa akin kayo hihingi ng pangkain ninyo? Galit na tura ni Rosanna sa mga bata. Dahil sa takot, kay Rosanna ay umalis na lamang ang mga ito at pinagtitingin na naman si Rosanna. Grabe naman yun, napakasama ng ugali. Wika ng isa sa mga ito. At sinamaan sila ng tingin ni Rosanna at saka nagsalita. Kaya hindi kayo umaangat sa buhay eh dahil yung mga ugali nyo ganyan. Sa ginawa niyong pagbibigay sa mga batang yon, tinuturuan niyo silang maging tamad. Sigaw ni Rosanna sa mga ito. Napailing na lamang ang mga ito dahil sa ginawang iyon ni Rosanna. May punto naman ang dalawa sa kanyang mga sinambit. Ngunit mali pa din ang ginawa nito sa kanyang kapwa at marami ang hindi sa kanya natuwa. Sa paglipas ng mga araw, hindi na din nakaalala pa si Rosanna sa mga taong minsan naging mabuti sa kanya dahil nasilaw ito sa pera at karangyaan na ibinigay sa kanya ni Reyes. Maging ang kaibigan nitong si Vivian ay hindi na din naalala pa ni Rosanna. Naging mapagtaas at mapangapi si Rosanna. Halos lahat ng mas mababang estado ng buhay kesa sa kanya ay kanyang pinag-initan, mapabata man o matanda. Hanggang isang araw, habang nagwawalis sa labas ang kanyang bakuran, ay napansin ni Rosanna ang isang bahay na gawa sa mga kugon at gawa ito sa makalumang pamamaraan. Teka, ngayon ko lang ito napansin ah. Bulong ni Rosanna sa kanyang sarili. Kaagad na nag-usisa si Rosanna at nagtanong sa gwardiya sa subdivision na yon dahil wala naman ang kanyang asawang si Reyes noong araw na yon. Ah, yun po ba? Matagal na po yan dito, siguro dekada na kasi nung nagtatrabaho ako dito bilang security guard ay nandyan na po yan. Bakit po? Sagot ng security guard at natanong si Rosanna. Ah, wala. Pangit kasi, yan lang ang ganyan dito. Halos lahat bagong disenyo at magaganda. Alam mo yon, parang siyang panira dito. Wika ni Rosanna. Eh matagal na po yan dito kaya siguro luma ng bahay. Sagot nito kay Rosanna. Para bang naiinis si Rosanna na makita ang lumang bahay na katabi ng kanyang bahay. Para bang pakiramdam ni Rosanna ay hindi bagay doon ang bahay na yon. Para sa kanya ay hindi nararapat.
na naroon ang bahay na yon at dapat na maalis na sa lugar na yon. Kinagabihan, pagdating ng kanyang asawang si Reyes, ay sinambit ni Rosanna ang kanyang hinaing patungkol sa lumang bahay. Honey, kamustang araw mo? Masiglang tanong ni Reyes sa kanya, sa asawang si Rosanna. Napabuntong hininga naman si Rosanna at saka nag-umpisa magsalita. Honey, bakit may lumang bahay dito sa subdivision? Kunot noong tanong ni Rosanna sa kanyang asawa. Luma? Oo, yung katabi natin na bahay. Yung gawa sa kugon at gawa sa lumang materyales? Paliwanag ni Rosanna. Ah, oo, alam ko yan. Ang galing nga ng disenyo ng bahay eh, presko ang ganyang bahay. Nga pala, bakit mo naman nabanggit? Tanong ni Rhea sa asawa. Maganda ba yun? Eh, ang luma-luma kaya ng disenyo? Tsaka kugon? Diyos ko naman, nasa Maynila tayo, tapos kugon, kawayan at kahoy ng Nara? Tila ba naiinis na wika ni Rosanna? Wala namang masama dun, diba? At saka matagal na din yung bahay na yan. Dekada na siguro. Bakit? May problema ka ba dyan? Tanong ni Reyes kay Rosanna. Oo, malaki yung problema ko, honey. Sinisira niya ng araw ko eh. Nakaka-imbyerna. Wika ni Rosanna at inis na inis. Huwag mo na lang pansinin. Wika ni Reyes at hinalikan ang asawa. Huwag pansinin? Paano ko gagawin yun? E palagi ko yung makikita dahil katabihan ng bahay natin. Ah, basta. Gagawin ko ang lahat para mapaalis yung bahay na yan. Wika ni Rosanna na tila ba walang pake sa sinabi ng kanyang asawa. Rosanna, hayaan mo na lang yan. Nananahimik naman sila ah. Wala naman silang ginagawang masama sa'yo. Hayaan mo na lang. Wika ni Rhea sa kanyang asawang si Rosanna. Walang ginagawa. Eh, ang pangit nga ng bahay nila. Naiinis ako palagi at sinisira niya ng araw ko sa tuwing makikita yan. Wika ni Rosanna at padabog na umalis sa harapan ni Reyes. Napailing na lamang si Reyes sa ginawa ng kanyang asawang si Rosanna. Dahil ayaw ni Reyes na natutulog sila ni Rosanna na may alitan at may tampuhan, ay si Reyes mismo ang humingi ng tawad kay Rosanna kahit hindi pa siya ang may kasalanan. Honey, pasensya ka na kanina. Hindi ko naman intensyon na sabihin ang bagay na yon. Concern lang ako sa'yo dahil mahal kita. Asawa kita eh. Wika ni Rhea sa kanyang asawang si Rosanna. Pasensya ka na rin. Ewan ko ba, basta hindi ko talaga maatim na makita ang pangit na bahay na yan. Wika ni Rosanna sa kanyang asawa. Huwag mo na lang pansinin, masasanay ka din. Wika ni Reyes kay Rosanna. Malalim na napabuntong hininga si Rosanna. Susubukan ko pero hindi ako mangangako. Wika ni Rosanna sa kanyang asawa. Nagkaayos ang dalawa nung gabing yon. Sinubukan ni Rosanna na huwag na lang pansinin ang bahay na luma, ngunit hindi talaga mapigilan ni Rosanna. Palaging itinatambak ni Rosanna ang kanilang mga basura sa harap ng bahay na yon dahil nais ni Rosanna na mapaalis ang may-ari nun. Rosanna, honey, ano ginagawa mo? Mamaya may makakita sa'yo dyan. Saway ni Rhea sa kanyang asawa. Takot lang nila sa'kin. Wika ni Rosanna at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ay, tara na. Wika ni Reyes at hinila ang kanyang asawa pa uwi ng bahay nila. Yan ang bagay dyan. Mukha namang tapunan ng basura yan eh. Wika pa ni Rosanna at gumisi pa bago umalis ng tuluyan. Pagdating sa bahay ay kinausap ni Reyes si Rosanna. Kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magkakaroon ka talaga ng kaaway. Rosanna naman, wala namang ginagawa sa iyong mga tagaron eh. Irespeto mo naman sila. Wika ni Rhea sa kanyang asawa. Hay nako, hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Hindi ako titigil hanggat hindi napapaalis ang bahay na yan. Wika ni Rosanna. Wala naman akong magagawa. Ayoko na makipagtalo. Wika ni Reyes. Napailing na lamang si Reyes at hindi na lamang nakipagtalo pa sa kanyang asawa. Lahat ay ginawa ni Rosanna mapaalis lamang ang nagmamay-ari ng bahay na yari sa lumang materyales at kugon. Minsan pa ay sinipa-sipan ni Rosanna ang lumang gate ng bahay at saka mabilis na umalis.
Wala namang naging apela ang may-ari ng bahay na iyon at nanatiling tahimik at walang kibos sa lahat ng ginagawa ni Rosanna. Isang beses pa ay nireport pa ni Rosanna ang bahay sa namamahala sa subdivision na iyon at sinabi nito na delikado ang ganoong mga materyales. Pilit na pinapaalis ni Rosanna ang may-ari ng bahay na iyon. Ano bang gusto niyo, pera? Sige, ibibigay ko sa inyo. Paalisin niyo lang ang may-ari ng bahay na iyon. Bakit pa kasi hindi pa nila ipaayos? At saka ang akin dito ay agaw disgrasya ang ganoong bahay. Wika ni Rosanna sa mga ito at inalokan pa ito ng pera. Pasensya na po pero kasi hindi namin pwedeng gawin ang gusto mo, ma'am. Lahat po na nakatera dito sa subdivision ay may right sa titulong pinanghahawakan. Isa pa, ikaw lang naman pong nagrereklamo sa bahay na yon. Kaya hindi po namin papabura ng inyong nais. Lalo na't mas matagal na ang bahay na nirereklamo mo kumpara sa inyo. Wika na isa sa mga ito. Umalis doon si Rosanna na dismayado. Kahit alam ni Rosanna na wala ng paraan para mapaalis ang nagmamay-ari ng bahay, kinausap din ni Rosanna ang mga kapitbahay niya, ngunit walang pumansin kay Rosanna. Mga bulag ba kayo? Lahat tayo dito nagbayad para tumira sa isang magandang bahay at lugar. Tapos ganito lang, may panira? Galit na wika ni Rosanna at nagsisinigaw pa doon. Ikaw lang naman malaki ang problema. Ibaguhan ka lang dito at mukhang galing ka sa squatter. Nagkaroon ka lang ng konting pera eh, ganyan ka na. Puna ng isang kapitbahay. Gumisi naman si Rosanna. Squatter ba ka mo? Ah sige, ipapakita ako sa'yo. Sigaw ni Rosanna at sinabunutan ng babae. Ano ba? Tumigil nga kayo! Awat ng iba kila Rosanna at pinaghiwalay ang dalawa. Nagkagulo sa lugar nila Rosanna at kalaunan ay nagkaayos din ang mga ito. Ngunit si Rosanna ay hindi pa din tinatantana ng lumang bahay hanggat hindi iyon napapaalis. Hanggang sa isang araw ay binato ng binato ni Rosanna ang bahay na iyon. Bisit na yan! Ayaw niya talagang umalis ha? Teka nga! Inis na wika ni Rosanna at saka dumampot ng mga maliliit na bato at saka pinagbabato ang bubong ng lumang bahay. Nakita naman ni Reyes ang ginawa ng asawa kaya kaagad na sinaway niya ito. Teka honey! Baka naman mapahama ka dahil dyan sa ginagawa mo. Hayaan mo na lang yan! Saway ni Reyes sa kanyang asawa. Hayaan! Dapat ang katulad ng bahay na yan ay dinidemolish. Tingnan mo nga ang pangit-pangit. At saka probinsya lang ang peg. Gawa talaga sa kawayan at kugon. Ano yun? Paano na lang kung masunog yan, edi damay tayo. Tumabi ka dyan, padaan ako. Galit na wika ni Rosanna at pinagpatuloy ang pagbato sa lumang bahay. At doon na nga lumabas ang may-ari ng bahay. Mahinahon lamang ito at kinausap si Rosanna. Ineng, ano bang problema mo sa amin? Simula kasi nung lumipat ka, hindi mo na kami tinantanan. Wika ng isang katandaan na lalaki at mahinahon lamang ito habang kausap si Rosanna. Ngumisi si Rosanna at doon nilait at pinagsalitaan ni Rosanna ang may-ari ng bahay na kahit ba may katandaan na ito ay para bang walang pakay si Rosanna. Ah, kaya naman pala lumang bahay dahil lumang tao din ang nakatira. Lolo, wala ka pong pang-ayos ng bahay? Bibigyan po kita para lang po mapaayos mong bahay mo. Pambabastos ni Rosanna sa matanda. Binastos at pinagsalitaan ni Rosanna ang matanda. Pasensya ka na ineng kung luma na itong bahay namin. May pera naman kami para ipaayos yan pero kasi may sentimental value ang bahay na yan sa akin at sa aking anak. Paliwanag ng matanda at humingi ng pasensya kay Rosanna. Sentimental value? Eh paano naman ako? Nananakit ang mata ko sa bahay mong gawa sa kugon. Kapareho mong matanda. Wika ni Rosanna at nakapamiwang pa. Ilang sandali lamang ay dumating ang anak ng matanda. Teka, ano pong ginagawa mo sa tatay ko? Wala ka bang modo? Pati matanda hindi mo na iginalang? Wika ng lalaki na halos kaedaran lamang ni Rosanna kung titigan. Modo? Respeto? Kayo ba nirespeto niyo ako? Sagot pa ni Rosanna na may pagmamalaki sa kanyang boses. Opo, nirespeto ka namin.
Mula umpisa nakarating din sa amin ang reklamo mo. Para po sabihin ko sa inyo, ang lupang tinitirikan ng bahay mo at lahat ng nandito ay pagmamay-ari ng tatay ko. Sa madaling salita, si tatay ang may-ari ng subdivision na to. Sambit ng lalaki kay Rosana. Kaagad na natigilan at tila ba napahiya si Rosana dahil sa kanyang inasal. Kayong may-ari? Eh bakit ganyan ang bahay niyo? Nauutal na tanong ni Rosana. Doon na nagsalita ang matanda. Ineng, gusto mo bang malaman ang kasagutan sa iyong katanungan? Halika, sumama ka sa akin sa loob ng aking munting tahanan. Wika ng matanda at inaanayahan si Rosana na sumama sa loob ng kanyang tahanan. Bagamat nag-aalinlangan ay sumama si Rosana at pagpasok sa loob ay doon namang ha si Rosana sa itsura ng loob ng tahanan. Nakita ni Rosana na kahit simple lamang ang tahanan ay napaka-elegante nito at makikita ang kahalagahan ng simpleng tahanan. Ang ganda at ang sarap sa mata. Manghang wika ni Rosana. Ineng, maupo ka. Wika ng matanda at naupo si Rosana sa isang sofa na yari sa kawayan, ngunit malambot iyon dahil sa kutsyon. Bakit ganito ang napili mong ayos o disenyo ng bahay? Takang tanong ni Rosana sa matanda. Ang yumao kong asawa ang nagdisenyo nito. Isa kasi siyang architect nung nagkakilala kami. Naiisip namin na gumawa ng bahay na yari sa makalumang kagamitan. Pero kahit paglipasan ng panahon ay mananatili pa rin. Nais din namin na kahit na may kakayanan na kami na bumili ng mas magagandang bahay, ay ipapaalala sa amin ang tahanan na ito, ang kahalagahan ng pagiging simple. Kaya kahit na sinabi ng iba na makaluma ng bahay ko, ay hindi ko po ito maipapaayos dahil ito lamang ang alaala ko sa aking asawa na ngayon ay kapiling na ng Diyos. Wika ng matanda. Naunawaan ni Rosana ang nais ipahiwatig ng matanda. Ipinaliwanag ng matanda na ang bahay na iyon ay dinisenyo mismo ng kanyang yumaong asawa, kaya kahit na tila ba luma na sa panlabas, pagpasok sa loob ay makikita ang mga magagandang bagay. Naiyak si Rosana sa kwento ng matanda na para bang nagsisisi siya na hinusgahan kaagad ang tahanan na iyon. Dahil sa sinambit ng matanda, ay naaalala ni Rosana ang kanyang mga magulang na namatay na. Nung araw na yon ay naunawaan na ni Rosana ang lahat. Pinahid ni Rosana ang kanyang luha at siya ka nagturan. Pasensya na po kayo kung nahusgahan ko kaagad ng tahanan ninyo. Alam kong sa dami ng mga ginawa kong kalokohan, mapapaalis lang kayo ay wala iyong kapatawaran. Ngayon naunawaan ko na ang iyong mga sinabi na sentimental value. Lubos po akong humihingi ng dispensa sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Pasensya na po kayo sa tuwing makikita ko kasi ang tahanan ninyo ay ipinapaalala sa akin ito ang buhay na pinaggalingan ko. Pasensya na po kayo. Paghingi ni Rosana ng dispensa sa mga ito. Ngumiti naman ang mag-ama kay Rosana at nagsalita ang anak ng matanda. Itong munti naming bahay ay nagpapaalala sa akin ng mga habilin at aral na sinambit sa akin ni nanay. Palagi nung sinasabi ni nanay na ang aming bahay na ito ang simbolo ng simpleng pamumuhay, na kahit anuman ang estado mo sa buhay, marunong ka dapat lumingon sa dating buhay na iyong pinagdaanan. Huwag na huwag kang manlalamang sa kapwa. Higit sa lahat ang pagiging mabuti ay kaginhawaan din sa buhay. Wika ng lalaki at naiyak na lamang si Rosana. Na-realize ni Rosana na dahil sa kanyang ambisyon sa buhay ay tila ba nalimutan niya na ang lugar at buhay na kanyang pinanggalingan. Nang dahil sa mag-ama ay nanumbalik ang kabutihan sa puso ni Rosana. Nagising ito sa kamalian na kanyang ginawa. Mula noon ay nag-umpisa si Rosana ng bagong buhay. Muling bumalik si Rosana sa lugar kung saan siya nagmula at humingi ng dispensa sa lahat ng kanyang kamalian na nagawa. Nag-public apology din si Rosana sa lahat ng kapitbahay niya sa lugar na tinitirhan niya at natuwa naman ang mga ito. Nanumbalik ang liwanag sa buhay ni Rosana at natutuwa ang kanyang asawa sa nakitang pagbabago kay Rosana. Namuhay ang mag-asawa na payapa at maayos. Natuto si Rosana na mapagpakumbaba
at tumulong sa mga taong nangangailangan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!